Kasi maraming magtatanong dyan, ba't mo ginaganyan? Tingnan nyo po ito, ang haba-haba niya. Ayan o, ang energy na inuubos niya, grabe. Sumasayad na po siya sa lupa, di ba? At ito, hindi natin kailangan ng ganitong klaseng sanga. Ang kailangan natin ay nandito lang po ang bunga. Hello mga ka-great, nandito po tayo sa talungan. Ano? Papakita ko po sa inyo kung paano po tayo mag-pruning. Maaga pa po ang pagpo-pruning na ito, more or less, mga nasa almost 4 months pa lang itong talong na ito. Marami na rin tayo na-harvest, mga around mga 14 times na tayo nag-harvest dito. So ganito po ang technique na ginawa ko para pabatain natin yung puno ng talong at magkaroon po ng tinatawag na vertical weight, hindi po yung horizontal weight na nagpapahirap po sa talong. Lahat po sana ng bunga ay nandito lang, concentrated lang po siya sa gitna ng talong. Pero ang principle lang is mas malago na yung talong, umaabot na siya rito. Masyado lang ito. Tingnan nyo. Mula doon, papunta rito. Oo, magbubulaklak siya, magbubunga siya. Marami siyang bulaklak, marami siyang bubunga pa. Pero marami na masyadong energy ang inuubos niya rito. At saka pagka ganyan katindi ang sanga niya, pabagsak po yan. Oh. Mabagsak din ang bunga. So, anong ginagawa natin? Ganito ang technique natin dyan na ginagawa. No? Puputulin natin dito, pupruning natin. Kasi mga nasa 12 times na tayo nag-harvest. So it doesn't matter kung may makukuha ka yan. Yan. Okay lang yan, tatanggalin na natin. Yan. Kaya magpapapruning na tayo. Maramihan yan. Yan. So, ang matitira na lang ay ito na lang yung matitira, oh. Ito. Hindi po ako manginginayang yan kasi mas maraming ibubunga yan. Ah, mas matibay. At mas matibay yung magiging yung puno niya kasi vertical weight. Pa-vertical, hindi yung horizontal. Pag horizontal, maraming energy o ubusin ng halaman, mas madaling pong ma-stress yung puno. So yan, vertical weight. Lahat ganyan. Wala lang kami dalang itak. Kaya ganito ang sample ko, pero may bunga pa, oh. Tanggalin na natin. So ito, ito. So ganito na yung magiging itsura ng ating talong. Ito po ay mga nasa 3.5 months. Hindi pa ako nagpo-pruning kapag matanda na yung talong. Usually kasi iba nagpo-pruning sila pag mga 6 months, 8 months na yung talong. Mas pinakadabis po mag-pruning ng ganito kasi sariwa pa yung puno, no? Masusupply niya pa ng kinakailangan yung halaman, kinakailangang bunga. So ito, ina-expect natin na dito po magkakaroon po yun ng mga panibagong flowering, mga suloy, tapos magkakaroon ng bulaklak. Matibay po yung puno, hindi na po kinakailangan ng tulos. So yung weight nung mga bunga ay hindi po nandito. Nandito, nasa sentro po, nasa sentro ng puno yung bigat. So hindi po ako manghihinayin dyan kung lahat po yan ipopruning ko ng ganito. In a way, nakapag-harvest na rin po tayo ng marami-rami. Kaya po gaganituhin na po natin lahat yan. Ang gagandahan po sa ganito, once na natanggalin nyo lang yung mga bunga, o sayang, o. Kuhanin nyo lang. Once na ganito na po yan, madali na pong lilinisan ng herbicide yan. Ito tayo ini-spray na herbicide, yung glyphosinate. Pwede na pong gamitin dito yon. At itong pagitan, ito, tulad to. Ito, nalinisan natin na to. Itong pagitan na to, tsaka ito, pwede na po ulit padaanan ng rotivator dito sa gitna. Once na ganyan muna, pwede na ulit padaanan ng rotivator. At yung mga bunga, ini-expect natin nandito po. Buhay na buhay pa po kasi yung talong. Mapansin nyo, oh, kapag ka-organic ang gamit mo, tingnan mo. Tingnan nyo yung, tingnan nyo yung lupa. Ayan, oh, itim, oh. Buhay na buhay yung lupa, oh. Kaya yung halaman, kita mo, wala talagang sakit yung halaman. Huwag nyong hintayin na parang may nabubulok bago kayo mag-pruning. Kasi pagka parang nabubulok na yan, hindi na po magre-recover yan. Kaya mapansin nyo yung talong, malago siya, maganda siya. So samantalahin nyo mag-pruning na ganito. At ito po, ibablog din natin after na nagbubunga na siya para makita nyo po yung ganda ng sabit ng bunga dyan. Right? Madali na maglinis yan kapag ganyan ang gagawin natin. Siguraduhin nyo na bago kayo mag-prune na ganito,
sagad po ang pag-harvest ninyo, nakuha ninyo yung bunga. So ano ba ngayon? July 23, I think. So ibablog din po natin, titingnan natin kung ano po yung magiging result nito after several weeks. Papakita po natin kung ano po ang itsura ng ating talong. Marami na po siyang binigay na bunga, kaya po mahaba na siya, oh. Pakaabot na siya rito. So yan, ganito kahaba yung tinanggal natin. Ang laki pong alwan sa ano yan, sa puno. Nawala yung stress, hindi po siya agad tatanda. Tapos ito, pure organic fertilization method lang po ito. Kaya iwasan nyo po yung mag-pruning ng kamay, ah. Hindi yung ginagawa. Iniitak po yan. Iniitak po siya. Parang yung matalim, matalim na matalim na itak. Wala lang akong dalang itak, eh. Kaya po kamay, eh. Yan. So malinis na ulit yung puno natin. Okay, yung mga bunga tanggalin nyo. At sayang. Yan. Malinis na ulit yung puno. Yan. Yun. Kasilayan po ulit natin yung puno ng ating talong na ginapangan na ng bagging. Madali na po mag-maintain ngayon ito, kasi malinis na siya. At hindi na rin kayo mag-aalala na tutumba pa yan, kasi yun nga, matibay. Yung sabit ng bunga ay hindi masyadong malalayo. Thank you.